So mga kabanat, good morning. So itong video na ito ay Talk to the People ni President Duterte, kung sana challenge niya dito si Senador Gorlon sa pagdinig sa Senado. Na ang dami niya sinabi dito, pati yung utang ni Gorlon na niya na 86 million ay dapat na bayaran. At saka sinabi niya dito si kay Senadora Gorlon na wag mo lang pirmahan itong budget ng Office of the President. I challenge niyo. Sinabi ni President Duterte ganyan. Nga lang, ay bandang huli ay sinabi niya na kung hindi ko pirmahan yun, kumbaga siya naman pala yung pumapirma lahat, sabi niya. Ako naman yung, kumbaga, parang sinasabi ni President Duterte na akong may kapangyarihan sa lahat. Wala kayong magagawa pag hindi ko pinirmahan yung mga ganyang bagay. So yan ang pinagmalaki ni President Duterte. So pangit ang ganito At saka nakikita ko sa sinasabi ni President Duterte, hindi galing sa kanyang puso, kundi nagbabasa siya. At yung mga script niya ay galing sa mga kung sino-sino nagsusulat niyan para banatan itong si mga senador, mga kabanat. So panoorin niyo ito sa detalye, mga kabanat. So pasensya na, medyo late yung ano ko kahapon pa ito, kasi na kumuha ako ng national ID, inaabot ako ng hapon ng kakapila. So narito yung part ng Talk to the People ni President Duterte. Ito yung sinipi ko lamang. So panoorin niyo ito, mga kabanat. So I will just say a few words about itong Blue Ribbon Committee hearing. We welcome the call of the Philippine College of Physicians that this matter should be immediately given to our courts and the ombudsman. We have been saying this for the longest time, and we all know that the Senate cannot prosecute. Mabuti pa ang mga doktor alam at naintindihan nila. File cases is the right way to go. Stop using this issue in aid of election. Problema kasi sa Senate natin, trying hard maghanap ng mga isyo na may nangungurakot o kaya may nakakapera, but up to now the committee has not really built a case out of the numerous hearings they have conducted. And so we go back now to what has been established many times: walang overpricing, legal, at naging proseso ng pagbili according to what has been provided by Bayanihan 1, na deliver lahat at binayaran lang pagkatapos na deliver. And if you think that you have identified companies with tax issues, then file the appropriate cases. Matagal na naman namin sinasabi, kasuhan nyo ang mga dapat kasuhan. Lahat naman talaga dapat magbayad ng buwis, at kung kailangan magbayad, singilan para magbayad yung may mga atraso sa gobyerno. Kagaya ni Senator Gorlon, you have not taken steps to deliver the 86 million. And so I think we will have to see if we can call on the ombudsman to step in, because patagal itong utang na ito at final and executory na. So bakit kung senador ang may tama, walang nagagawa at ilang taon na to? So itong mga senador, siguro they are exempted from the operation of the law, because until now this 86 million which was incurred during sa termino ni Gorlon sa Subic, itong incessant and repetitive summons at
wala man sana akong patawag ninyo at you can grill them all day long. As long as it is relevant, pertinent, and all. Sige. Pero kung poopuin ninyo ng ilang oras na hindi naman tatawagin and day to day yung summons, you call my memorandum stupid? Well, I challenge you. Bring your arguments to the proper court and I will answer you. You threaten the budget of different agencies of the executive because the officials refuse to attend to your hearings. Ito yung mga pang-abuso talaga itong masabi ko sa gobyerno pag-demokrasya. Itong separation of powers, co-equal and everything, and they threaten to paralyze government. I challenge you, do it. Pag kayong mga hearing, reduce the budget by 1/3. Hinahamon ko kayo. Gawin ninyo yan. Mautak man kaya kayo. Kaya ko, ordinaryo lang, 75. Pero kaya ng utak ninyo, sige. I challenge you. Eh, ang tatakot ninyo, mga sekretary. Anong sakit ng... Ano kung ang sekretary? Eh, kaso lang itong... You are before gentlemen. Tignan mo, sigaw-sigawan mo yan. Makita nyo balang araw, it will come to a head. And then it would not be good for everybody in this republic. Tignan mo, subukan mo. Reduce it by 1/3. I challenge you. Huwag kang magtakot. Gawin mo. O zero budget mo ang Office of the President. Sige nga. Gawin mo daw. Bakit? Abot ba yung impera ninyo kung hindi magdaan sa akin? Eh, kung hindi ako mag-release, tit for tat, kala nyo kayo lang marunong. Alam mo dito sa gobyerno, suplado, takutan, Gordon, Susmar Yusef ka. Yeah. Know where you come from. At alamin naman ninyo kung saan kami galing. Kumakain kami ng atay doon sa amin. Tutula. Tanungin mo yung mga militare. Yung mga ano doon, kinakain. Iyo, takutan lang eh. Walang takutan, diretso mo na. Let's have a showdown. Sige. Mamahusay lang mo kayo sa mga threatening. Let's have a confrontation para tapos na yung hangin mo. Kita mo ngayon, umalis ko na doon sa SBMA. Maganda na ang takbo. Ang hangin doon wala nang paminsan-minsan na lang. Kasi wala ka na. Puro hangin ka lang eh. Ito yung mga kababayan ko. Ito, tingnan ninyo itong mga abusado na akala ninyo. Mga Diyos sila. Threatening. So yan, napakinggan nyo yung video na sinasabi ni President Duterte, mga kaban. Comment kayo sa baba kung anong masabi nyo about discussion na ito. No? Na yan, paulit-ulit, birahan dito, birahan doon. Eh, hindi matapos-tapos na mga isyu, mga kaban. At ang nagsakripisyo dyan ay yung taong bayan.
wala naman na populot na election din dito sa ganitong usapin. Ito ang ating taing bayan eh, di ba? Banatan mo ganun, takutin mo si ganito. Di ba? Eh sa akin lang medyo dito nga dito maraming mga kababayan natin na medyo hindi sangayon sa ganitong pananalita. Bagamat eh presidente siya, no? Pero dapat paubayan niya eh. May payo siya, pero hindi, wag mong banatan. Parang kayo nagkakaroon kasi kayo ng parang nangyari, nag-away-away sila, eh, di ba? Dahil lamang sa mga tauhan niya, itong si Presidente Duterte hanggang ngayon, yung mga tauhan niya, hindi niya talaga pinapapunta sa Senado sa karong pagdinig. Sa akin naman, yung sa Senado, itaposin na nila yung kanilang pagdinig. Medyo masyadong malahaba na, nasa 30 na pagdinig na. Siguro, nakabuo na naman sila ng report. Kaya tinawag na nga ng Presidente Duterte in age of election, ang ginawang pagdinig ni Senador Gordon dahil nga sa siguro dahil na sa haba-haba na at saka simulat sa poll pa eh, yun naman talaga nakita ni Presidente Duterte hindi siya talaga sangayon sa pagdinig dahil nga yung mga kagabinitin niya yung nakasalalay dyan Doki at napansin ko lang lahat ng gabinitin ni Presidente Duterte inappoint niya bilang tinatawag na sa vaccine cesar mga IKM except kay Doki lang na ang inapoy niya ata na naging doktor sa ang daris dyan ay puro namang mga hindi ko maintindihan no? Sa pag sa akin na kasi pag sa larangan ng kalasugan ay dapat doktor yung i-appoint mo yung may alam sa larangan ng tinatawag na medical eh yan ang ano yan ang medyo hindi ko mag-get kaya siguro matagal tayo naka-recover ang ibang bansa ay bumabangon na balik na sa normal tayo ay nag-start pa lang mga kabanat. Diba? At least mayroong pagbabago pero napakatagal na paraan eh. Napakatagal eh. Ngayon parang nag-i-start pa lang tayo. Nag-i-start pa lang tayo na bumabangon. Ang ibang bansa ay talagang nandun na sila sa tinatawag na nakakabangon-bangon na. Pero tayo parang nagsisimula pa lang mga kaban. Nakakalungkot. Dahil siguro sa akin tingin, una, yung inilagay ni Presidente Duterte sa kanyang tinatawag na mga mag-handle nitong issue sa COVID ay hindi mga doktor, di ba? Hindi mga doktor, mga sundalo. So alam naman natin pag sundalo, wala namang alam 'yun sa larangan ng manggagamot, no? Once na siguro kung doktor ka ng mga sundalo. Pwede. Pero dapat talagang mataas yung IQ ng ilagay mo diyan. Hindi tingin mo ngayon nangyari, di ba? Parang paulit-ulit yung style nila. Hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikita na ang gobyerno ay may na-discover na gamot patungkol sa virus na ito. Bagkos ay nakanganga pa rin sila sa isang bansa. Ngayon inilabas na ng tinatawag na Merck itong gamot na Molnupiravir na yan ay diniscuss na nating nakaraan sa isang video ko na naalis sa isang channel kung saan na ito yung gamot na kasi kapareha sa tinatawag nitong Iver. So ayan, lumabas na. Nakita ko dito, yan ang dahilan kaya medyo matagal nilang inaprobe itong Iver na ito o di ka ginigipit kasi ito yung ipapasok nila mga kabanat. Yan ang nakikita ko ditong issue. So siguro sa sumusunod na mga panahon makakuha tayo talaga ng info dyan ay makikita, isi-search ko kung ano ba talaga yung epekto yan. Pwede natin i-discuss nga lang medyo dandahan lang siguro kasi bawal naman dito sa channel YouTube yung mga ganyang topic. So maraming salamat mga kabanat. Good morning.